Okay, so Hop, ngayon lang ulit tayo naka-fog live dito sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po subscriber ng ating channel, ay please subscribe na po at marami po tayong matututunan dito. Especially sa mga gustong mag-register ng kanilang mga business sa SEC, DTI, BIR, SSS, Pag-ibig, PhilHealth at iba pang mga sangay ng ating gobyerno. At meron rin po tayong dinidiscuss regarding sa mga investment, especially in the cryptocurrency. Alright. So ngayon, ang ating content is about the walkthrough of our BIR bot relief. Ito po ay related po sa value added tax. Kung saan po pinapile po natin using the BIR form 2550 M and Q. What is the M? M is for monthly. Q is for the quarterly. Alright, so puntahan po natin yung ating PowerPoint. This is the walkthrough for VAT relief. So sa lahat mga nanonood po ngayon, ay maraming salamat po sa pagsubaybay po ng ating channel. Sana hindi po kayo magsawa na supportahan po yung ating channel dito sa YouTube. At meron rin po tayo sa TikTok at ang pangalan lang po is Paulo Garces. Sa ating Facebook naman ay yung nakasaad po dyan sa ating description. Alright, so ito, una po ay kailangan po natin gawin ay mag-download po ng ating application sa desktop at laptop. Kung ang pagda-download nyo po ay cellphone ay hindi po uubra. Cannot be po yan. Kasi po ang application is fitted for this desktop and laptop po. So yan po, makikita nyo po sa website ng ating bir.gov.ph kung saan po lahat po na nasa downloadables ay pwede po natin i-download sa ating mga computer. Next step po ay i-download po natin yung updated relief version. So every, I don't know kung every year or every quarter or depende po kung may mga bago pong mga details or memorandum na nilabas po na may kinalaman po dito sa ating value added tax ay babaguhin or i-update po nila yung version na ito para at least magamit po at maging fit po sa magiging ilalabas na memorandum. So ito po ang kailangan po natin i-download. Oh, tama, i-download po itong updated relief version. Kung saan po natin ang ano po yung da-download po natin, yung exe pen. Ayan po yung ano natin, yung zip din. Yung job 8 is hindi na rin po natin kailangan i-download po yan. Okay? Then, after lumabas po yan, kapag clinic nyo po yung .exe o yung exe, ay yan po makikita nyo po sa inyong downloadables files or mga details, ay kailangan nyo pong i-open file po yan para at least successful po natin yung pagda-download po sa ating computer system. After that one, ito po yung ating BIR Relief version 2.3, itong pinaka-latest. Paano po ba yung pinaka, mag-ano po tayo dito, magse-set up po ng ating password and user. So depende po sa inyo kung ano pong gusto nyo pong ilagay na password, pwede rin po naman same-same po, user and password po. Siguro maglagay na lang po kayo ng pinakamadaling password and username po para at least hindi po tayo malilito po or makakalimutan po. Katulad ko po, pangalan ko lang po linagay ko dyan pero nasa application, nasa laptop ko lang yan. Ako lang po yung nakakaalam. Alright. Then next is, ito po ay magsiset up po tayo, magkakreate po tayo ng ating owner information. Ano ba yung owner information? Kapag once sa sole proprietorship or yung mga single prop o yung mga hindi po korporasyon, ilalagay nyo po yung pangalan, yung tax identification number na na-create po ng inyong BIR or yung sarili nyo pong TIN. Then, ang tax classification nyo is non-individual. Then, ang registered name ay para po sa mga may trade name at korporasyon.
Kung wala po kayong trade name, lagyan nyo na lang po ng or leave it blank. Poproceed po tayo doon sa taxpayer name. Ito po para po sa mga single proprietor. Okay? Then register, ayan, trade name. Kung meron pong trade name, kung wala po, lagyan po ng NA. Kasi hindi po magpo-proceed kapag once na hindi nyo po linagyan ng NA. Okay? Then, registered address. Lagay nyo po yan. Substreet, street, barangay, district, city, province, zip code. Yan po ang ilalagay po natin. Then, kung saan pong RDO naka-register yung inyong business. So, makikita po yan sa BIR Form 2303 o yung COR natin, Certificate of Registration. Then, calendar po tayo or else kung kayo po ay fiscal na nagpa-file, lagay nyo po fiscal. Then, fiscal month end ay December po kapag sa lahat po ng calendar po. Alright, next. Dito naman po tayo ay magsisave po tayo or maglalagay po tayo ng mga ating mga taxpayer na pinagbilihan. Katulad po, example po dito is JRS Business Corporation. Lagay lang po natin yung team. Then corporation po siya, leave it blank, the name o yung pangalan ng tao kasi pang single proprietor po. Then ilagay po yung kanilang address. Then add, then so kung say, meron po kayong mga summary of the list ng inyong mga taxpayer na pinagbilhan or yung mga customer, ay dito po nyo ilalagay. Para mapapabilis po yung inyong encoding. Alright. Then, next po tayo ay sales transaction. Okay. Bago tayo magsimula dyan, ay gusto ko pong ipakita yung actual nito. Okay, ang actual na ito, ito po ay pinapakita ko po sa inyo. Ito po yung actual application kung saan po makikita po natin ang owner information. Dito po natin kinumpleto yung information ng ating mga taxpayer or yung ating business. Kasi kung ako po ay mga kliyente ko po ang linalagay ko dito. Alright, so yan. Then, sa sales, okay, punta tayo doon sa ito ang team library. Dito po natin linalagay yung mga taxpayer na pinagbilhan po natin at yung mga customer po natin. Then utilities, this is only for setting ng mga password, user, and etc. Okay, doon naman to yung mapunta sa pag-encode ng mga details po. Example po sa sales. Yan po. So, balik tayo doon sa ating PowerPoint presentation. I think hindi siya nakakover, no? Sige. Ganito yun na lang natin para makita nyo. Hindi na po natin ipo-full screen. Yan. Okay, so ito po, yan. Lahat po ay pinapakita ko po sa inyo para mapakita nyo po ulit. So, umpisaan po natin. Ito, download the application. Then, ito po yung pupuntahan, release the updated version. Then, download open file. Then, this is it after the 100% download application ng ating BIR. Then, ito po yung pipil up po nating owner's information. Nakita nyo naman po yung actual. Then, library of the taxpayers. Then, ito po. Dito na po tayo sa ating sales transaction. Sa sales transaction na to, dito po natin ini-encode yung mga sales po natin. So, kailangan rin po natin makompleto rin. If ever, needed, kunin po natin yung full details from tax identification number, address, at yung kanilang business name. Siyempre, yung amount din po. Okay? Well, kung sakaling wala pong naibigay, kung sakaling nakalimutan at nahirapan po tayong kunin, pwede naman po natin i-declare yan kahit wala pong tax identification number. So, leave it blank po. Pakita po natin kung paano po yon na ginagawa ko po.
Kasi kapag hindi ko po nakukuha yung tax identification number ng kliyente or yung customer, dito ko lang po ginagawa. Ganito lang po ginagawa ko. Yan. Then, customer. Then, ito, from single provider. Then, address, Masipag Street, Makati. Then, amount, 100. Yan. Then, 12%. Then, save. That's it. So, hindi siya nag-interrupt or something na sinasabi na you need to encode the tax identification number. Ano po ba ang katwiran po or something logic ng BIR po dito? Mas okay sa kanila na mag-file po kayo kahit wala pong tax identification number yung customer ninyo kasi yan ay benta sales po. Pero kaibahan po sa purchases ay kailangan po natin mag-provide ng tax identification. So, hindi po, ayaw pong ano, hindi po natin, siyempre, ano natin yun, na in favor po lagi sa BIR, lagi po yung sales. Kasi ito po yung magbibigay income po o yung mag-i-remit po natin sa BIR. Kasi yung purchases is pambawas po natin sa sales or yung sales VAT na tinatawag po natin. Alright? So, ganun lang po then save and exit. Okay. Proceed po tayo sa next topic. Hopefully, nakakasunod po tayo. Kung sakaling hindi po nakakasunod, ay magtanong lang po tayo dyan. Comment, leave it your comment. Ating sasagutin po yan. Okay, sa purchase transaction, same process lang naman po ng sales transaction ang pagpaprocess ng purchase transaction. So, punta tayo sa ating actual. Okay. Dito po, ay, ayan po. So, i-click lang po natin yung purchase. Then, kung ano man po, anong buwan po yung i-encode natin, piliin lang po yung buwan. Example for October po. Then, update po natin. Then, add, kunyari yung GIRS po, ang i-encode po natin. Dahil nakapag-save na po tayo ng taxpayer listing sa library, automatic pong lalabas sa po yan dito. 056-694. At hindi na po tayo mag-encode sa mga nabanggit na details. Ang ilalagay na lang po natin dito yung amount na nabili po natin para makompute po yung kanyang purchase VAT. So, pero identify nyo po kung ang specific purchases is services ba or capital goods or the capital other than capital goods. So ano ba ibig sabihin ng services? Ito po yung mga binabayaran po natin mga serbisyo katulad po ng karpintero, ito GRS courier, maintenance sa mga sasakyan. Ang capital goods, ito naman po yung mga binili po natin sa sasakyan na kinakapitalize po natin sa asset. Okay? Yung mga malalaking amount to. Then, pwede rin yung computer. Then, capital or good other than capital goods. Ito po yung mga ordinary expenses like the meals, transportation, mga pamasahe, kung may mga resibo po yan. Then, the other goods. Okay? Then, after that one, 12% po natin ilalagay. Then, automatic po magkocompute yan. Dapat tugma po sa resibo po yung ating dinideclare pong amount dito and also tama po yung TIN na ilinigay po natin dyan. Then save. After that one, pwede po natin i-edit yan kung may mga mali po tayo. Just click the edit. Then kung sakaling tapos, save or kung wala naman po mali, revert. Kung gusto natin i-delete, delete po natin yan. Okay, then inquiry. Kung gusto natin makita yung pinaka-total para dito pa lang makita natin yung pinaka total niya at ma-match po natin sa Excel po na ginagawa po natin or else kung gusto lang natin makita yung total purchases.
Then, ano po bang gamit ng top, next, previous, and bottom? Ito lang po naman po ay pwede po natin balikan yung kung ano po yung mga naisave na po natin dito. Then, after that one, kung tapos na po tayo dito, ay FC. Okay, so tapos na po tayo sa ating pag-encode. Ngayon, pupunta naman po tayo kung paano po natin isisave po ito. Ito po ay ganito, ito po ay napakasimple lang po. May save in relief format. Ito po yung i-click natin para pag isave po natin yung transaction for the purchase. Hanapin lang po yung details o yung files na pinagsisave po natin yan. Example po yan. Meron na po tayo. Or pwede rin nyo pong isave sa desktop. Sa desktop ninyo. Ito po ay nasa C or yung internal drive po natin. Isisave ko lang po yan. Save. Then, after that one, pwede ko naman po i-load yan sa pamamagitan ng pagpili ko niyang ulit ito. Yan. Para at least lumabas po ulit yan. Kung sakaling nabura yan, yung inyong application, i-load ko lang po yan dito. Okay? Then, generate files. Ito po yung kailangan po natin i-submit sa email. Sisave nyo lang po yan. Then, okay. Alright. So yan, nakikita naman po yung details ito. That's it. Ganun lang po kasimple. Kasimple yung pagsisave ng battery leaf sa purchases. Kung gusto nyo naman po i-export yung Excel, ay pwede nyo rin pong i-export yan. Using this one, click nyo po kung saan po nakasave po yan. Click. Then, click the October, then inquire. Printer setup, pwede nyo pong directly i-print po yan. Pero kung gusto nyo pong may babaguhin pa po kayo or gusto nyo lang po i-save through Excel, just click the Excel report conversion or yung exportation. Yan. Automatic po lalabas yung ating next na export na Excel. Pakita ko po yung na-export nating Excel. Yan. Yan po yung na-export po nating Excel. Yan. Nandito po lahat ng ating mga na-encode. Katulad po nito. Support is JR's business. Name of supplier sa mga single prop. Then, supplier address for the address ng taxpayer. Ngayon, ito. Ito po yung total. Pwede nyo naman pong i-formulate po yan. Sum of all. Okay? Then, yan. Para at least makita, makorrect po yung formula. Then, kung may example siya, yan. So, makikita po natin yung details lahat po dito. Alright. So, yun. At least, naipakita po natin kung paano po mag-export sa BAT Relief application. Alright. So, after the encoding of the sales and purchases, yan ay, ginawa na nga, pinakita ko na po sa inyo, you may save your sales and purchases transaction in the Relief application for the future reference. And next bullet is you may re-export through Excel. Yan, ginawa na rin po natin yan. The transaction bought through inquire print. Alright. Then, you may load the files that you save in the recent one. Kung sakali man ay nabura yung application, pwede nyo pong input yun. Generate the BIR file for the submission. So, same transaction, same process ng sales and purchases po yung gagawin po ninyo. Alright, so this is it. Submit na that file through email. Ito po ay makikita po sa ating e-submission form. Kung saan po natin makikita yan ay sa website po. Puntahan po natin yung website. So dito, pwede nyo pong puntahan yung template na yon. At dito sa e-services, punta po tayo dyan. Click nyo po yan. Hanapin nyo po yung e-submission. Andito po tayo sa e-services. Punta po tayo sa other services. Ngayon, ito po yung e-submission. Click nyo po yan. Lalabas po automatic po sa email nyo yung ganitong template. At pipilapan nyo po. Dito sa Alpha List Attachment, ilagay nyo lang po kung 2550. Q
third quarter, sa example lang po yan, 2022, at yung inyo, para at least at yung name sa unahan ng inyong business. Kunyari, AAA. Yan. And yung team, registered name of business, at yung authorized person na nag-file, okay? Address. Then yung filing reference number, kung meron pong reference number, yung email confirmation po ng final natin 2550Q third quarter. Okay? Asa, ah, hindi nyo pa nakikita. Sorry. Sorry, i-ano natin. Share ulit natin yung data na yon. Yung sinasabi ko po, ito po yan. Yan po yan. Okay? Okay, so sana nuggets po natin, ha? Kung may mga katanungan regarding diyan, ay pwede pong magtanong or mag-leave ng comment para masagot, maano po natin yung inyong concern. Next. Alright, so yun. After that one, i-attach nyo po yung .dot file. Yung .dot file. Saan po natin makikita yung .dot file? Kung saan po natin sinlink yung .dot file. Okay? Or, sige, sample lang natin sila. Sample lang ko po kayo, ha? Then, ito na nga. Where are these one? Okay. Ano natin? Lakihan natin. Okay. I-attach po natin yung files na yun. Hanapin po natin kung saan pong banda yan. So, ito po, BIR 2.23. Ito po yung BIR relief. Andi dito po siya. Okay. Then, ano po yung pipiliin po natin? Itong .dot file. Okay? Click the .dot file. At mag-a-attach na po yun. Basta kompletuhin nyo po ito. After that one, send. Kung sa sinend nyo, ay mayroon magkakaroon po kayo ng feedback or yung confirmation na na-receive na po nila. Hintayin lang po natin yung confirmation na na-file na po yun. So, yun lang po. Siguro, 1 day to 2 days po aantayin po natin yun para malaman po na valid po. So, okay. May nakalimutan po ako. Ipakita ko po sa inyo kung paano po natin mababalidate yung ating ginawang yung ginawa po natin na details. Ito po ay parehas po na makusa na rin pong lalabas ito or kapag once in-upload po o in-download po natin, yung relief ay magkakaroon na rin po tayo ng ganitong application. Dalawa po mag-a-appear sa desktop po. Okay? Ito pong relief modules. So, dapat dito sa modules na to ay perfect na perfect po yung details. Kasi kapag hindi po exact po yung TIN at magsasabi lang po siya ng error. Okay, 010-553. Okay, 5308. O 10, siyempre ibabalidate po natin yung file na sinave po natin kanina. Yun po ay yung mat ng... Okay, so specify as much na criteria. Hindi daw nagmamatch. Ah, kasi sa CEO. Sa purchases kasi. So, punta tayo. Palitan po natin. Yan. Ah, kasi ito, kapag sales po yung ibabalidate sales, then purchases. Validate po natin yung purchases para magmatch po. Yan po. Pinigilan po tayo. So, ilalagay lang po natin yung validation po natin kung saan po natin sinave po yun. Then, that's it. Validation of file is successful. So, titignan po natin kung meron ba tayong na-encounter na mali. Pakita po natin yung result. Yan po. So, sinasabi po dito na no error encountered. So, ibig sabihin, pray na po natin i-email sa e-submission. So, before ninyo i-send sa e-submission, gagawin nyo po ito para
hindi na po tayo mag-aalala kung valid po lahat ng mga ipapasa po natin. Okay? So hopefully, ay na-explain po natin ng maayos po itong walkthrough ng bat relief. And that's it, folks. Hanggang dito na lang po yung ating discussion regarding sa value-added tax relief, kung paano po ginagawa. Maraming salamat po sa mga hindi pa po subscriber. At mag-subscribe po tayo sa ating channel. Sinabi ko po kanina na marami po tayong dinidiscuss po dito sa mga ahensya ng government regarding sa mga business and a little bit of investment for especially in the cryptocurrency. Then meron po tayong TikTok at paki-follow na lang po tayo doon, Paolo Garces, more on investment in crypto po ang dinidiscuss po natin doon. Then also the Facebook page. Sa lahat ng mga gusto po magpagawa ng kanilang mga income tax return and also magpa-monitor ng kanilang BIR, ay willing to help. Chat nyo lang po tayo. Alright, so that's it, folks. Hanggang dito na lang po tayo. See you around. Mamaya ay magsasagot po tayo ng question and answer.